Very professional talaga siya. Kasi in-organize namin in a way na hindi sila magtatama-tama na yung bus pag sinushoot ko. Nagkakasama lang sila sa dulo. But at first, I try to shoot sino yung pinakamagulo. Unahin ko yung mga para mas maayos. So sa dulo na lang sila nagkikita-kita pag dinner. Actually, hindi ko rin alam kung paano ko na-planning. Dito lang ako naging tatay talaga. Hindi ba ako tatay, pero dito sa set. Tatay talaga ako dito. So 9 kids, 1 year, 2 years in the making, 1 year siguro for me. Sobrang tagal, pero it's worth it. Iniikot na namin yung buong Manila. Actually, like, minsan nasa Batanes kami, minsan, ay, sorry, sa Bataan. And then sometimes nasa Batangas, and then minsan nasa Talay kami. So, paikot-ikot. Yes, matino talaga. Kasi ang daming incidents, like for example, si Just Yves. Ilang beses siya natitinig, ilang beses siya nasusugat. Wala naman dugo yung tinig. Charot lang. Ah, meron din. Madami. Actually, si Rich din, lagi na tutulak po. Kung saan-saan. Totoong eksena. Totoong nangyari. Totoong nangyari. Totoong ba siya. Dahil naman, dami mga action na that requires to really, ano, yung mga physical activity, takbuhan, mungugan sa atin. Sa totoo lang ito yung parang suspense ko na without the, ano, supernatural yung mga entities na hindi natin nakita. Ngayon lang ako nagkaroon ng opportunity to really practice that. Kasi ang hirap eh. Ang dami ko na pala ng mga suspense movies na, like for example, Gun Girl, no? Sobrang ang hirap yung mount. Lalo na kung hindi magaling mga characters na. Buti na dito talaga laki tulong na mga magagaling itong mga bata to. So, I used a lot of equipments na imposible na magamit sa isang indie shoot, no? Had a lot of mga cranes and mga to make it more dynamic and scarier pag nakita pa doon. Ang pinakamahirap doon yung characters nila kasi sa nine characters, kailangan iba-iba yung nuances nila. So talagang in-specify namin kung anong klaseng tao si John compared to kay Elmo bilang si Kiko. So may mga ganun kaming nuances na kailangan pag-usapang mabuti. Otherwise, magkakapalaman. For example, minsan si Kiko ay si Alman may eksena na tahimik din siya. Sometimes, ganun din si Roy. So, nagkakapareho. So, nilalagyan namin ito ng mga devices para hindi magpareho. Kapamilya! Subscribe now to the official YouTube channel of Star Cinema for exclusive videos of Bloody Crayons. For more thrilling videos, just click the I button.